Hello guys, good morning, welcome back sa channel natin. Ngayon ang gagawin ko ay ito siya. Ka at pinturahan yun, masilya. So, yun ang gagawin natin ngayon. Kasi tumutulog to. Ito, makakit tayo sa ceiling. Dito siya. Tumutulog dito yun. So, ito naman ngayon ang auto border to eh. Tumutulog dito. Dito tumutulog. Diyan. Hindi ko maintindihan ang mga linya nila nito. Bakit ganito dito? So, pag binagsakan yan, hindi mo malalaman ang tubig. Unti-unti siyang, ilagay mo lang ito dyan. Unti-unti siyang, makunti ang tubig, pumapatak sa ceiling, and then babagsak. Bagsak yung ceiling kasi gypsum boards to. Dito siya o. Pumapatak siya. Ayan. Dito siya o. So tulo na tulo. Ganito dito yan. Palpak trebrahos ng tubero. Tapos, manutis mo na lang. Kahit lahat-lahat na kwarto dito eh. Although, maano naman to, malinis naman na buro na tubig. Kasi mag-shower ang guest. Mag-shower sila. Yung drainage. Hindi ito sa toilet ha. Wala yan. Iba naman. Kasi ito sa loob, itong nadaanan ng dumi sa loob. Sa labas kasi ang leakage. So, every time na maligo ang guest, yung pinaka-drainage ng shower doon. Katulad, papakita ko mamaya dyan. Minsan, natulo. Kaya maraming ganitong kwarto dito at saka pag hindi ka alerto dyan, babagsak yung ceiling kasi itong gypsum board na to, ito siya. Kwanto eh, parang kung sa atin dyan sa Pilipinas, parang maihambing ko sa hardiplex. Pero, mas matibay naman ang hardiplex. Ito, parang ano to eh. Parang pinababricate na ginagawang board. Iwan ko kung meron dyan sa atin. Kaya yun siya. Yan ang gagawin natin. Inalagyan ko anong parang sagilong siya. Para doon siya, doon sa papunta sa ano, sa exit. May ground kasi, may kuwan kasi ito eh. Parang doon sa pinaka basement. Hindi naman malakas ang tulo niya. Pero sa araw-araw sorry palikamok dito. Sa araw-araw tulo ng tulo hanggang lumambot itong jeeps na to, babagsak kayo ng kon ang ceiling. So kaya gagawin natin to, hanapin natin ng paraan para, kasi itong nabagsakan ito, nilagyan ko to ng masilya. Tatapusin ko yan, kapon ko to nung pisan. So,
abangan nyo guys. Masilya. Masilya. Time na time. Masilya natin ito. Sa araw na ito kasi check in ang mga guests. Parami na parami ang guests ngayon. Diyan mga guys, ito ang masilya. Masilya ganyan siya, pinamasilyan ko. Patapos patuyuin, siguro isang oras tuyo na kunti, repel ulit para
hi sa inyo dyan. So, dito. Kumita ng pera sa ibang bansa. Ang bilis gastusin. Ang hirap kitain. Ang bilis gastusin, ang hirap kitain. Kailunggo, kailunggo. Ang hirap kitain dito. Tapos ito, pintura na. Pinturahin na lang. Ganun lang. Trabaho ng OFW. Trabaho. Okay lang kayo dyan. Itutok mo na ito. Itutok mo na ito. Kasi yan. Para medyo maluwalang tayo. Masilaw na. Masilaw ba guys? Okay lang. Okay. Okay. So, shout out yan sa dalawang partner. Kanya-kanya kami trabaho sa araw-araw. So, kailangan matapos ko na ito na silya para mag-dry siya. Ayan siya. Masilya. Mga mansa-mansa. Ayan. Ayan siya. Masilya niya. So, trabaho maintenance all around. Lahat dapat magawa mo, ma-fix mo. Then siguro may alam naman kayo sa trabaho ng hotel. Hotel, motel, lahat-lahat. Natil. Kailangan yun. Tapos para mabenta, kasi dito kami kumukuha ng sahod bawat room na to, ang kinikita ng hotel.
ang kinikita ng hotel pinapasahod sa amin, guys. So, yun lang. Kaya paunti-unti natuto rin. Hindi ka pa ba natuto na araw-araw ang routine mo ganito lang. Pasukin ang kwarto, check out, titingnan ang problema. Matututo ka talaga. So, ganun tayo mga OFW, lalo na tayo mga Pilipino. Mga Pilipino, very talented dyan. Huwag lang talentado. Huwag lang talentado. Very talented. Diba? So, at habang ako'y gumagawa, nakikinig ko ng music. Kasi, tawag po. Tayo ng mga karamihan sa ating mga Pilipino, lalo na dito sa ibang bansa, wala ka naman dito mapagkaligaan baga wala kang puntahan dito. So, music. Makinig ng music. Habang nagtatrabaho. So, ganoon lang. Yun lang na sinisettings ko. Ganoon, guys. Habang nagtatrabaho, para malibang ka, kinig ka ng mga music. Hindi mo lang mamamalayan ang oras. Uwi na naman pala. While na tiyatrabaho mo ang problema na dapat mo talagang tapusin. Yun. Matatapos mo. So, kami pala ay nagpapasalamat sa mga viewers na hindi nagsawa sa papanood ng amin mga kanta at vlog. Salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Ganyan lang ang buhay. Laban lang. Laban lang tayo, guys. So, papatuyuin natin mga isa o dalawang oras siguro. Tapos, repel ulit. Magre-repel tayo. So, tapos na ating repilan yan. First coating ng masilya para
gumanda ang aling manda ang itsura niya. So, abangan nyo mamaya. Yun siya guys. So, tamon ang mansa parang yelo, parang kalawang. So, yun ang sinasabi ko kanina na pag tumulo, unti-unting patak ng tulo doon. Kasi ganito siya. Ito siya, oh. Doon bawat kwarto. Yung sabi ko sa'yo, itong shower. Yan, nag-shower yan. Pag naligo ang guest, pag maliligo siya, ito siya, oh. Shower yan. Ngayon, ito may drainage. Drainage to, eh. So, ito, may connection yan. May pipe yan na sumasalo doon sa ano, sa tubig papunta na doon sa kwarto. Kaya yan yung sinasabi ko kanina, yan siya. Yan dyan. Yung pipe na yan, madilim na, walang ilaw. So, palpak ang kabaw ng mga ibang ilaw-ilaw ko kung saan nagtatrabaho ng mga building dito. Pero karamihan mga ibang lahi, hindi ko na babanggitin ang mga nationality. Pangit naman. Basta ibang lahi lang. Hindi katulad yan sa atin sa Pilipinas. Pag gumawa talaga tayo, lalo na yung mga certified plumbers sa building, nakaano yan. Kumbaga mag-uumpisa sa dyan sa plumbing, electrician, mason, engineer, lahat, laborer. So, nasa maayos dito, sasakit ang ulo mo dito sa mga tumatagas, lalo na kung welder dito, kasi umuulan dito guys. Hindi mo lang manalaman doon sa pinaka-rooftop. May tumutulo talaga na tubig. Kaya pala dito, ang design ng building dito, kasi noong unang panahon daw, noong unang araw, hindi umuulan dito eh, yung bansa ito. So, Middle East to eh. Pero, sa tagal at takbo ng mabang panahon, umiiba ang weather. Umiiba, so umuulan talaga. Kaya merong itong taon na ito, hindi kami naka-experience ng malakas na ulan. Although may ano na siya, yung kung sa ating talite, ang malakas ito, sunstorm. So, pag nag-change weather na siya, ano yun? Either na taglamig. Bago kasi magtag-init din, nagsasunstorm din siya. Ganon din sa taglamig. Sa winter. Pag change niya, may sign kasi yun ng sunstorm. So, yung mga nangyayari dito sa mga building na po. So, masakit sa ulo, sa maintenance. Kaya, ang ginagawa ko, modification na lang, para hindi ma-hassle. Baka, sakit sa ulo eh. Maya, may tumatagas doon. Minsan nga, dalawa o tatlong kwarto, sabay-sabay silang nakukomplain na tumatagas. Nagtataka ang mga guys, saan ang galing ang tubig niya? Siguro isip sila sa madumi. Sabi ko sir, hindi na madumi. Ano lang yan? May kunting leakage lang. Pero sa totoo, hindi. Sa shower talaga. Hindi mo naman pwede sabihin sa guest na ano yun kasi. Pangit naman yun. Maano sila. So, ganun. Iwan ko sa ibang mga building. Ibang hotel. Pero ito, kahit doon sa kabila,
isa lang kasi may ari nito. So yun siya guys, ang mga kwan. So salamat sa inyo guys ha, mamaya ano natin to kung ano susunod naman na episode. Thank you guys, ganda araw sa inyo.